Yung in-upload ko yung video ng KRB180, ay samot-saring reaction po ang nareceive ko dun sa comment section. Ang dami rin nag-PM dito sa Facebook page ko, na medyo namamahalan nga sila sa presyo ng KRB180. May mga nag-request din sa akin mga pare ko na gumawa daw ako ng comparison ng Yamaha NMAX versus KRB180. Nung una, medyo nag-aalangan ako i-compare kasi medyo may kalakihan din kasi yung engine displacement nila. 175 yung isa naman 155. So nasa difference ng 20 cubic centimeter. Pero hindi lang kasi isa mga pare ko yung nag-request eh. Hindi lang 10. Alam ko hindi lang 15. Basta marami sila. Pasensya na po mga pare ko at hindi ko kayo ma-replyan. At eto, gagawin ko na lang po kayo ng video regarding dun po sa request nyo. May iba na nabasa ako, nagigets ko rin naman yung point. Feeling ko ang gustong i-point talaga nila ay kung bibili sila ng NMAX, worth it ba kung dadagdagan nila ng konti tapos KRB na? Parang ibig sabihin, worth it ba yung idadagdag nila na pangbili nila ng NMAX dito sa KRB180? Kasi ang NMAX nasa 140. Ang KRB nasa 190. So, sulit ba yung 45k na idadagdag ko kung bibili ako ng KRB180? Yun, nagigets ko sila doon. Kaya ito, ginawan ko na rin ng video. So, magko-comparison po tayo ng KRB180 versus Yamaha NMAX 155. Umpisa na natin mga pare ko yung comparison ng dalawang motor na to. Umpisa natin sa engine. Itong motor na to pares liquid-cooled, 4-stroke, single overhead cam, and 4 valves. Yung mga ganitong specification kasi, medyo expected na natin sa mga ganitong displacement. Kasi, ang KRB meron a total of 175.1cc, si NMAX 155cc. So, yung ganitong specs, medyo expected na natin. Maximum horsepower, si KRB 12.3 kilowatts at 7,500 RPM. Si NMAX naman 11.3 kilowatts at 8,000 RPM. So, medyo may konting power talaga itong KRB180. Nakatulong talaga yung engine displacement niya na 175cc. Maximum torque naman sa KRB 15.68 Nm at 6,000 RPM. Dito naman po sa NMAX 13.9 Nm at 6,500 RPM. Dito sa torque, medyo may edge na naman si KRB. Para sa akin, yung mga ganitong numbers, medyo malaking tulong na rin to sa mga low displacement bike. At napansin ko, sobrang malaking tulong talaga mga pare ko ng engine displacement. Sabi nga ng iba, there's no replacement to displacement. A difference of 20 cubic centimeter, may factor talaga yon pagdating sa engine output. Fuel supply system, parehas po silang fuel injected. Transmission type, parehas po silang CVT. Pero medyo may nilamang dito si KRB180 para sa akin lang po mga pare ko ya, kasi meron tong PTM system. Yung final drive niya kasi belt drive, pero naka-expose yung belt drive niya papunta dun sa gulong. Unlike dito sa NMAX, nakatago talaga yung belt drive niya. Itong KRB kasi meron pa rin itong CVT nasa right side na. Then meron tayong mechanism para yung power sa torque drive ay ma-transfer sa left side papunta sa gulong. Medyo komplikado lang siya mga pare ko, pero para sa akin mas maganda tingnan itong transmission type ng KRB180 kasi medyo naka-expose yung belt drive. Maporma kasi yung mga ganitong design, madalas ko lang to makita sa mga motor show. Pero dito, stock ganito na. Syempre may mga advantage at disadvantage yan mga pare ko. So depende na lang po sa atin kung ano yung pipiliin natin sa ganitong CVT system. VVA sa NMAX lang po meron nun, si KRB wala po. Ang VVA, medyo magandang technology din ito sa motorcycle. Meron kasing dalawang camshaft na pumapalo sa intake valve ng NMAX. Yung isa sa low RPM, then yung isa sa mid and high RPM. Yung sa mid and high RPM na camshaft, medyo mas mataas yung lift nun para ma-achieve ng NMAX yung power. At itong VVA kasi mga pare ko, sabi ng Yamaha, ramdam mo yung torque and power in any rev range. Kaya para sa akin dito, may points yung NMAX. Front suspension, pares po siyang telescopic fork. Sa rear suspension, medyo magkaiba na kasi si KRB monoshock and si NMAX dual shock. Para sa akin, mas gusto ko itong suspension ng KRB kasi monoshock siya. Tsaka yung location ng monoshock niya, parang mga underbone eh. Medyo nakatago. Kaya pag tiningnan nyo sa likod itong KRB, napaka-forma talaga. Kasi may separate swing arm din kasi itong KRB. Parang mga underbone din. Yung NMAX kasi, yung nagsisilbing swing arm niya, yung CVT niya. Pero dito sa KRB, may sarili po siyang swing arm, independent swing arm. Para sa akin, dagdag forma din yon. At hindi lang dagdag forma yung mga pare ko, kasi dito, mas maganda ang weight distribution, mas maganda ang handling, tsaka mas stable siya. Front tire, pares po sila, 110 by 70 size 13. Yung likod pares din po, 130 by 70 size 13, at pares po silang tubeless. So front brake, pares po silang disc brake, and pares din pong may ABS. Ang nilamang lang po dito ng KRB, ay malaki po yung
yung rotor disc niya. Meron po siyang size na 270 mm. So kapag ganitong malaki yung diameter ng disc brake nyo po, mas malakas ang stopping power. Kahit malakas yung stopping power niya, wag po kayong mag-alala kasi meron tong ABS, kaya hindi pa rin kayo mag-i-skid. Sa likod, pares din po silang disc brake. May edge na naman po dito yung KRB kasi mas malaki na naman yung diameter ng disc brake niya, 234 mm. Sa NMAX kasi 230 mm lang. Sa haba naman ng motor, medyo mas mahaba yung KRB. Sa lapad, mas malapad din ng konti yung KRB. Sa taas, medyo mas mataas na yung NMAX. Sa seat height, mas mataas po ang seat height ng KRB 180 kumpara sa NMAX. Sa bigat mga pare ko, mas mabigat itong KRB 180 nang nasa around 12 kilos. Medyo malayo yung pagitan ng bigat nila mga pare ko. Mas okay sana kung mas gumaan pa itong KRB. Pero okay lang naman kasi malaki yung engine niya, 175cc. Kaya feeling ko kayang-kaya naman dalhin ito at bawin-bawi rin sa power. Fuel tank capacity, mas malaki ng konting-konti itong KRB, 7.2 versus 7.1. Sa footboard, nagustuhan ko yung dalawang motor na to kasi meron silang extended footboard. Pero may edge dito para sa akin yung KRB kasi kahit na may extended footboard siya, malaki pa rin yung space ng tapakan nyo dun sa motor kasi meron siyang gulay board. Dito sa NMAX ay wala, as in paan nyo lang po talaga yung mailalagay nyo. Dito sa KRB, pwede kayo maglagay ng bag pag naglo-long ride kayo, at the same time, pwede pa kayo mag-stretch. So para sa akin, malaking edge tong footboard ng KRB 180. Underseat compartment, mas malaki ulit ang KRB. Nasa 24 liters, dito sa NMAX, 23.3 liters. Instrument panel po, parehas po silang digital. Magkaiba lang design, pero parehas po maganda. Sa technology naman sa digital, si NMAX kasi merong Y-Connect eh. Pwede nyo i-connect yung smartphone nyo dun sa motor. Dito sa KRB, wala po siyang ganun. Actually, ang Kimco, meron silang technology na tinatawag natin na Nudo. Pwede nyo rin po i-connect yung smartphone nyo dun sa motor nyo. Pero dito sa KRB, unfortunately, wala po siyang ganung technology. So, lamang dito, sa part na to, ang Yamaha NMAX. Stop and start system, si Yamaha NMAX meron po, si KRB wala. So, sa ganito kasing technology, automatic mamamatay yung motor nyo kapag naka-stop kayo ng matagal. Tulad sa stoplight or traffic. Dagdag fuel economy rin po yun. Ayun, sabi ko nga kanina, ABS po itong dalawang motor na to, front and rear. At may traction control din po sila parehas mga pare ko. Itong traction control na to, kadalasan makikita nyo lang to sa big bike. Pero napakaganda kasi nilagay ng dalawang company ito sa kanilang mga small displacement bike. Smart key parehas din po silang meron. Para sa akin, ang ganda nitong technology na to kasi less hassle kapag i-operate nyo na yung motor. Hindi na kayo ludukot sa bulsa nyo, tsaka magsusuksok dun sa ignition para mapaandar. Ito, kahit nasa bulsa nyo lang yung smart key nyo, mapapaandar nyo pa rin yung motor. Electric socket, parehas po silang meron, pero dito kasi kay KRB, USB type na talaga siya. At dalawa yung saksakan niya mga pare ko ya, may standard tsaka yung fast charger. Kadalasan kasi yung mga nilalabas na smartphone ngayon, fast charger niya. Kaya ito updated na updated talaga yung USB charger na to. Sa NMAX, kailangan nyo pa siya ng USB socket para makapag-charge kayo ng smartphone nyo. So para sa akin, may edge dito yung KRB 180. Sa stock, hindi na kayo bibili ng socket charger para i-charge yung mga gadgets nyo. Sa panel button mga pare ko, mas maganda yung position ng NMAX. Kasi dito sa KRB, andun sa mismong panel yung dalawang button niya. Pero dito sa NMAX, andun na sa may handlebar switch. So para sa akin, mas safe yun. Kasi kapag gusto nyo palitan yung information sa panel nyo, hindi na kayo pipindot dun sa may malapit sa panel. Baka mag-cause pa ng accident. Dito kasi sa NMAX, andun lang sa may parang passing light. Akala ng iba passing light yun, pero button nyo ng panel para may iba-iba nyo yung mga information. Sa price mga pare ko, medyo malaki din yung diferensya kasi ang NMAX, 144,500. Dito naman sa KRB, nasa 189,000. So medyo malaki po yung difference nilang dalawa when it comes to price. Dito para sa akin, ang naging malaking lamang talaga ng KRB ay yung kanyang independent swing arm. Kasi iba talaga yun Makikita mo lang yun sa mga maxi scooter talaga, yung AK550 tsaka yung T-Max. Pero ganitong displacement tapos ganitong price range, may independent swing arm ka na. Tapos napakaganda kasi exposed yung belt drive. Parang dagdag pogi na rin para sa akin. Tapos marami ka pang pwedeng ilagay, footboard tsaka yung underseat compartment, malaki. Maganda rin yung braking system kasi malaki yung diameter ng disc brake niya front at rear. At syempre malaki yung engine displacement at malakas yung engine output. Dito naman po sa NMAX mga pare ko, may lamang din naman siya kahit papaano, yung kanyang VVA or variable valve actuation. Para sa akin po, napakagandang technology din itong VVA kasi
kasi kadalasan nakikita lang natin dun sa mga sasakyan. Pero good thing kay Yamaha ay nilagay nila yung technology na to dito sa mga motor nila. Yung R15 meron din po niyang VVA na yan. Tapos may Y-Connect pa itong Yamaha NMAX. Talagang napaka-futuristic ng technology. Tapos mas mababa pa yung price niya. Yung price kasi medyo napakalaking factor talaga niyan. Pero itong mga specification na sinabi ko dito mga pare ko, ay depende talaga to sa tao eh. So depende talaga sa inyo kung ano yung pangangailangan nyo. Pwedeng maganda kay Pedro itong KRB, pangit kay Juan yung NMAX. Pwede kasing ganun eh, or pwedeng magkapalit silang dalawa. Mas maganda yung isa kumpara dito kay ganito. So dito sa video na to, pinakita ko lang po yung difference nilang dalawa. So kayo na po bahalang humusga kung sulit nga ba talaga ang KRB o hindi. O di kaya mag-stick na lang sila sa Yamaha NMAX na mas mura pa. Tapos kaya rin naman makipagsabayan pagdating sa features. When it comes to looks mga pare ko, para sa akin KRB talaga ako. Pero kung price range, syempre Yamaha NMAX. Mas maraming makaka-afford nito kasi medyo malaki na rin talaga mga pare ko yung difference na around 40,000 plus. Nasa ganun. So yun lang mga pare ko, sana po nagustuhan nyo itong video na to at thank you rin po sa mga nag-request sa akin na gawin ko itong video na to. Although medyo may kalakihan nga yung difference ng dalawa sa displacement, pero nagigits ko naman yung mga point ng mga pare ko natin na worth it ba na magdagdag ka nalang ng konti, KRB na yung makukuha mo, or mag-stick ka lang sa Yamaha NMAX. So yun lang po mga pare ko, have a nice day po. Thank you for watching.